Hey guys, once again, I'm back, and this is your host, Daddy G, also known as the Movie Vlogger, also your movie buddy. And thank you for watching, thank you for tuning, and thank you for subscribing to my official own YouTube channel, and that is Cinemasaya, hashtag CineVlogger. So guys, how are you these days? And at this moment, we are still on ECQ, and please, as being advised by our government, please kindly make a safe distance to your friends, your families at this moment, because we are fighting a virus that cannot be seen. And guys, I'm back. Just want to let you know that right now, dumadami na po ng konti yung aking subscribers. And I want to make a pitch to my friend, and his name is Mark Arteche, my office mate, for supporting me and doing a YouTube channel. And also to my office mate as well in the call center, and his name is Fred Catada de Las Reyes. Brad, thank you for encouraging me to do my movie vlogs. And I also, should I say, asking for your support to, of course, please kindly subscribe, like, and share my channel, because I'm doing my best as possible as I can, doing a review about the movies. And at this moment po, narito ngayon, gagawa na naman tayo ng isang movie review, isang highly recommended film na talaga namang makasaysayan, dahil ito ay nabangan. History says this is you don't want the history that should repeat itself, dahil kasi it says when it comes to war, nobody wins, it's all about the civilians. So at this moment, I highly recommend or pitching this movie that I reviewed recently, and that is called Operation Finale. Operation Finale is all about the one of the survivors of the Holocaust, and he was implementing the summary execution way back in Europe. Guys, we all know for the fact that a Nazi supreme leader, Adolf Hitler, along with Goering and Himmler, they are responsible for killing at least 6 million European Jews and also the pure Jew. So, like we have said, meron siyang ginamit na mga tao upang mapalaganap yung summary execution na yun. So, one of that is Adolf Eichmann, kaya nagawa ang pelikulang Operation Finale. So, before I pitch in or highly recommend that movie that you will watch, first, sino ba yung gumanap na bida dito? Ang bida, si Ben Kingsley. So, let us make a fact check. Who is Ben Kingsley? Well, way back in the 1980s, he rose to fame for doing a motion picture of India's great leader, and that is Mohandas Gandhi. Talaga namang well-crafted yung pagkakaganap dito ni Ben Kingsley. Kaya nararapat siyang, should I say, he really fit in the shoes of doing the Adolf Eichmann. So, just in case, if we make another fact check, Ben Kingsley also appeared in the movie Iron Man 2 with Iron Stark, and his name is The Mandarin, doing some acting jobs on a television with those terrorists that was the enemy of the state, na kumbaga inupahan lang siya para magsagawa ng mga propagandistic statement upang matakot sa United States, but of course, para matrap din nila yung bida doon sa si Tony Stark. But you know what? We will skip on that part. So, Ben Kingsley, should I say, I suspect, kaya kinuha si Ben Kingsley na maging bida dito sa pelikulang Operation Finale, because way back in the 90s, he also portrayed a role as an accountant, as a Jewish, for Oscar Schindler from the movie title Schindler's List, na dinirect ni Steven Spielberg, na humakot nga naman talaga ng awards, dahil nga it's all about the Führer, or should I say, the leader, na ang pinagsimula na kanilang horrifying events ay si Adolf Hitler. So those were 1939 to 1945, at that's also what I see on the research. And guys, when it comes to Operation Finale, talaga namang kakabugin ang dibdib mo. It's all about suspense, spy thriller, kung paano nila tinrap yung isa sa gumawa ng summary execution sa mga Israelites na
pinatay nila ng buhay na nakatayo sa isang libingan. So let me show you the film or the teaser of that video. So wait a minute po. Tupunin natin yung video niya. Ayan po. Nakikita niyo sa akin likod ang Operation Finale background. Ngayon po si Ben Kingsley. Siya po yung talagang primary suspect. Okay, so let us break down that story. Yan. Operation Finale. 15 years after matapos ang World War Holocaust sa Germany, nagpakamatay sila Adolf Hitler, sila Himmler, sila Goring, at merong isang binansagang ang tinatawag na lagi yung statement ang the final solution or execution of the Jews, at siya ay si Adolf Eichmann. So 15 years matapos ang Holocaust War, binigyan ng safe haven ng Argentina ang mga Germany na pumunta sa lugar na yon. Of course, just for little asylum upang maitago na rin nila ang kanilang mga identity. In fact, isa sa mga nakita ko dyan, nagtago sa pangalang Ricardo Clement si Adolf Eichmann para, of course, yung war crimes during those days nung nasa ilalim siya ng pamamahala ng ni Hitler upang pamatay ng mga Jew, nagtago siya dito upang magkaroon ng panibagong buhay. In fact, he was also employed in a German store, sa isang car shop, upang doon may tago ang kanyang identity. Pero lihim doon, sa loob ng Germany, meron pala sila mga grupo na kung saan nagtipon-tipon sila upang sumama sa celebration ng Argentina's 150th independent anniversary. So may grupo ng mga Mossad sa Israel, which is counterpart ng CIA, gusto nilang makapture ng buhay si Adolf Eichmann upang pagbayarin sa kanilang mga ginawang kasalanan, because it was said on the story or documented from the story, isa siya sa mga nag-support ng mga logistical transportation kung saan ibabiyahe ang lahat ng mga papatayin, mga Hudyo, yung mga agent sa rules ng mga Nazi, kasi nasakop nila yung Austria, Auschwitz. So on that statement, nagtago nga siya. So ang Mossad or CIA na karapat ng Amerika, gumawa sila ng mga stamp passport sa iba-ibang bansa upang makarating sa Argentina and capture Adolf Eichmann alive upang dalhin sa isang trial sa loob ng Israel mismo. It's really a daunting task. They move heaven and earth. The mountains are between them, the burdens are between those agents. Paano nila kukunin ng buhay si Adolf Eichmann? So at first, talaga nilang minonito nila ang lahat ng kanyang lakad, mula sa kanyang trabaho, sa kanyang pagsakay ng bus, at hanggang maaari, huwag manotis ang kanilang paghuli o pag-capture ng buhay kay Adolf Eichmann, sa isa sa mga primary suspects sa summary execution ng mga Jews. Isa pa sa mga obstacles or roadblocks na nakita dito, kailangan, meron silang isang conspirator na isang Israel doctor na in-injectionan siya na kailangan manatili yon na wala siyang malay habang ibabiyahe sa reptano, kasi he will be transported from Argentina to Israel upang doon siya dalhin sa trial. And naging matagumpay naman yung ginawa nilang paghuli kay Adolf Eichmann. At talaga namang may mga obstacles, kasi sumama dyan yung kanyang anak-anakan upang ipakitang buhay uli ang Nazi. Nung nakuha si Adolf Eichmann ng mga Israelites, nahirapan din sila sa aviation authority o sa mga pilot grounds ng Argentina dahil hindi sila basta makalabas. Dinelay ang kanilang pagpunta. Pero it's really a sigh of relief nung inamin ni Ricardo Clement ang kanyang identity na siya nga si Adolf Eichmann, at dinala siya sa facility ng Israel upang magpahayag sa isang trial. Inamin ni Adolf Eichmann na hindi rin siya mananalo sa isang trial sa Israel, dahil unang-una kinukondisyon niya ng kanyang isip na siya rin naman ay papatayin. Ngunit ang pahayag
ng isang agent na si Oscar Isaac, na isa sa mga agents na nagkamaling pumatay ng isang German family, na kumbinsin niya nito na kung ipagtatapat mo sa buong mundo ang nangyari, mas lalong maliliwanagan ng tao tungkol sa sitwasyon ng ginawa mong master, the gory and horrifying execution sa mga tao doon, or the citizens among Jews. Talaga namang yun ang time na nagtumbi siya, nireveal niya kanyang identity bilang Ricardo Clement, at naging isa siya na tinatawag na si Adolf Eichmann. In fact, binaripan niya pa ang kanyang SS number sa isang interrogation type para mapaamin na siya nga, of course audible sa word niya na aminin niya ang kanyang numero. So, doon po sa Israel, habang nandunan siya, oh my goodness, makita mo, pila-pila ang mga witness na it's more than 1,100 close to that, pumunta sa trial upang makita ang kanyang pahayag. And since nangyari itong 1960, hindi pa naman siguro talaga na sa atin yung television, most especially in the Philippines or maybe on the other side of Asia or sa mayamang bansa, napanood niya na secret countries kung paano siya na trial sa TV, at ang laging judgment sa kanya, siya ay pinatay through hanging. So, siya ay lambating, lumamit ng dubig. Kung ma-recall niyo ang pelikulang Schindler's List, na si Amon Goy, isa rin sa mga skullhead or executioner ng mga Jews na nangyari sa Austria, na kinali o binigti, ganun na ganun ang ginawa sa kanya. So, parang isa itong victory among Israelites, dahil nakatunayan nila na wala silang kasalanan. It's just only the hatred that was implanted to them by their leader Adolf Hitler, or the Führer, kung bakit siya sumusunod sa utos. Laging sinasabi, he was only following orders. And because when you read that movie or you watch this film, may nakikita kang statement doon sa sinabi ni Adolf Eichmann, the final solution, na ang lahat ng problema ng lugar ng Europa na may Hudyo, kailangan silang patayin. Well, I highly recommend it. Talagang intense yung suspense. Talagang hindi ka mabuboard. Matututo ka about sa history or sa silent Germany. How, of course, this Jews doing something in our lives. Siguro nga, kaya lang ka ako ng interest. As you know, panabasa ako ng mga libro, the last, meron ko na pa nabasa ng The Führer way back in the 90s. Talaga namang, hindi lang naman si Hitler ang gumawa ng pagpatay sa Jews. Marami sila. May mga in-expose yung mga leaders para ipakita na with his yung pagiging kanyang high Hitler, doon ko nakita kung gano'n siya kabagsik bilang isang dictator ng bansang Germany. Okay, so guys, if you have a time, I recommend this film, Operation Finale. It's all about the spy thrillers, suspense, action, a drama, rolled into one. So hindi ka maboboring, makita mo kung gaano halaga ang saysayan sa atin, na hindi na dapat maulit ang pagiging tirani ng mga rulers sa mga bansa. Okay, so moving forward, isa pa sa mga gustong i-recommend ngayon na palabas, ang nakita ko lang, napanood ko lang kamakailan kasi nagpa-pop up siya sa YouTube, sa Facebook ko, na The Kissing Booth number 3. So, it really raises my interest. Bakit? Ano meron sa palabas na to? So, you know what happened? Pinanood ko ang Kissing Booth. Wow! Sweetness overload! Bakit ka mo? Should I say, you will see the emotional struggle of teenage years, just a love, jealousy, insecurity, of course, love for the family, love for friends. So in fact, when I look at that, when I watch that film, ang masasabi ko lang, talagang there's a thin line between love and friendship. And of course, minsan may manasasagasaan tayong tao na nagmamahal sa atin. And love, should I say, I will take this quote. Love is happiness, should I say, loneliness for one, happiness for two, chaos for three. So, let me pull up the casing boot. Tingnan ba natin? Ang ganda!
Wait lang po tayo. Okay pa natin. Okay. Hindi siya makakalit sa akin. Search tab. So, tukunin ko. Finally, kita ko na. Guys, yan po ang casing. So, as you can see, while I'm doing this video, it says right here, top 10, number 2 in the Philippines today. Ibig sabihin sa Philippine territory, marami ang nag-aabang sa palabas nito. And you know what? This is the most cheesiest part na gustong-gusto ko sa casing booth. Yan, si L. Ay, na kanyang love me na si Noah Flynn. Wow. Ito pa yung music na ginamit nila. Yan. Imagine, may jukebox. Eh, 80s pa yun ah. Pinawala na yun ang 80s. It seems like binalik na nila yung maganda eksena talaga sa ito. So, yes, sinatong. So, you can see L. Noah Flynn with the music of A Time After Time by Cyndi Lauper. It was in the 80s. Grabe. So, if you're a follower of Kissing Booth, dalawa yung gustong makakuha sa puso ni L. It's either Marco or it's either Noah. Yan. Napaka-cheesy na sa akin. Ito po ah. You have seen how they kiss each other. And that guy is Marco. Okay. I Keep You Hanging in that scene. Gusto ko mapanood nyo rin yung palabas niya na kissing booth. It's all about L. Ang bida dito ay si Joey King, na sikat ngayon among the teens. Kasi when I watch this film as well, parang akong bumalik sa nakaraan, way back in the 90s, nung palabas na Dawson's Creek. Ang ganito rin is about the friendship, the family, the fun, the pains of growing up, and insecurities, love. Of course, nandiyan din talaga yung makita mong feel na feel mo yung it seems like you're falling back into love again. So, pinakita dyan yung closeness ni L na makipag-bucket list siya sa kapatid ni Noah Flynn na si Lee. And also, you can see on that scene, nagkaroon sila ng flash mob. And also, on top of that, nakita mo rin kung gano'n kasi si L nung ginawa nila yung bucket list sa isang Super Mario kart event na racing. And also, nakita mo rin dyan kung gano'n na kay gaano kahalaga sa kanila yung friendship when they was very, very young. At talaga nalang pinahalagan yon. At kaya nung makita mo yung eksenang yan, talagang todo iyak si L nung umalis na si Lee. Kasi pinahalagan niya kay Lee ang friendship. Ang pinahalagan niya kay Noah is all about the love and affection. And kay Marco naman, nandun niya rin yung gusto niya rin mag-please yung pag-ibig ni Marco. Mahirap sabihin kasi it's not just about love triangle, it's also about a life decision. Kasi meron dyan yung bahay na beach house nila nung maliit pa sila, gusto yung pagbili ng nanay nila Noah, which is ayaw nila mangyari kasi developers are coming in para of course profit sa mga nagbibenta ng real estate to. Pero nandun yung panghilulumo na gusto nilang makip yung bahay na beach house na talaga nilang in-spend yung summer. Well, it's really fun and makita mo rin yan nung nag-matured na sila, nagpa-mikli na yung book ni L aka Joey King, tapos nagkita nila accidentally sa isang event place dyan sa sinehan at nagbalik sa kanilang alaala yung kissing booth na yan nga talagang pinaka-primary story kung saan nagkaroon yata ng nostalgic moments na hinalikan ni L. C. Noah way back when they are teenagers. Well, guys,
If I were you, I would highly, should I say, watch that film. Pa-subscribe niyo sa Netflix, talaga namang makikita niyo, it's all about how to indulge yourself in that movie. Mapapanood niyo maraming genre, kaya naman ako, this is my content. I'm doing a movie reviews and recommends them, and of course, this is the best that I got. So, guys, should I say, trust me, is it really a worth watching? So, ano pa nintay nyo? Log na kayo. So, I will never take much of your time right now. So, see you once again to my subscribers. By the way, friends, families, please kindly hit like, share, and subscribe my official video, Cinemasiya, hashtag movie vlogger. So, I will do my best. And kung meron kayong mga suggestions na mga pelikulang gusto nyo mapanood sa Netflix at ibigay din ko, kindly do so. Just leave a comment on my channel. Okay? So, guys, have a great and wonderful day. Umuulan ngayon. Be safe. Goodbye.